So ngayon guys, ito na yung part 2 ng ano, gagawin natin na power clutch. So gagawin ko to dun sa tricycle namin. So pudpud na kasi lining, sliding na siya, sobrang slide. So papakita ko sa inyo kung paano yung power clutch. Dahil ang dami nagre-reklamo na mabilis yung video ko nung una. So ito yung sinasabi ko na power clutch. So nakikita nyo, anim yung spring nya, saka anim din ang lining nya. So meron din diskarte dun sa 4 spring na power clutch din. So kaya sinabing power clutch, kasi mag-extension ka ng washer dun sa may iipit sa clutch niya para ano. So pati yung oil seal dito, kung paano tanggalin yung tagas dyan sa oil seal na yan, papakita ko na rin sa inyo kung paano tanggalin. May tagas kasi din yan, malakas yung tagas. So ito, kailangan nyo to para extension dun sa clutch. So umpisahan ko na munang buksan para makita nyo. Tatanggalin natin yung spring na yan, tapos yung parang pin dun sa loob. Umpisahan na natin at palitan natin ang oil seal. So yun lang, yung nakakapit na lock dun sa may, dun sa loob dito sa pin, nakapasok siya to. Nakapasok tong ano niya dun sa may pin niya. So yun, napalabas na natin yung pin. Ito yung pin na nakalock dun sa ano, nakalock dun sa dito sa kamay-kamay niya. So ito yun, yung tinutukoy ko. So nakalock siya dito sa may butas na to. Yan, mahirap siyang tanggalin. Kailangan mo lang ng diskarte. Kung nakuha mo yung pinakita ko ngayon sa video, baka ganito lang. Pukpukin mo muna siya ng ratchet mo na ganito, para pantay, para diretso agad papasok, papasok siya agad sa loob. So ang tinutukoy kong oil seal na papalitan, yung ayan yung nandito. So may nabibili niyan, clutch oil silang tawag. Yung iba naman, hindi ganito itsura. Yung parang o-ring lang siya na bilog sa ibang mga motor. So ito siya guys, tanggal na natin, linisan na lang natin. Mamaya na natin linisan. At magkakabit muna tayo ng clutch, power clutch. So ito yung tinutukoy ko na, lalagyan nyo ng washer. So ganito yan. Yan, tapos ilalagay nyo lang dyan. Yan, yung washer na ginamit ko, yung nakalagay dito sa cylinder head. So makakabili naman kayo nun sa mga scrapan. Pag washer lang ilalagay nyo, mga tatlo o kaya dalawa, ganyan. So ito sa akin, isa lang.
pag nasobra naman kayo sa washer nun, mag-ano, hindi ano yung takbo nyo, sliding naman din yung takbo nyo pag nasobran kayo sa wirings, kasi lagi na siyang ano, sa pagkulang naman sa washer, nagra-running naman yung motor nyo, ganun ang magiging sakit nun. So guys, yan, kuha lang kayo ng ano, kung hindi piso, kaya washer na matigas para dito sa ano, matanggal nyo yung king wrench dyan. Kapag di kayo gumamit yan, hindi nyo matatanggal yan kahit na anong gawin nyo. So yan, nakita nyo. Mas okay na piso gamitin nyo kasi yung piso nabibend para hindi masira yung nyipin ng ano, granahe nyo. Pag masyadong matigas yung nilagay nyo, masisira yung gear ng ano nyo, ng clutch housing. So pag gantong pour spring lang yung makita nyo, itong pour spring ang tinanggal ko, dalawa. So okay lang, okay yan, tanggalin nyo muna yung dalawa, tapos itong dalawa na to sabay dapat pag magtatanggal nyo. Sabay lagi pag magtatanggal, kasi pag yung isa lang ang tinanggal nyo dyan, mababasag yung ano nyo. Ito. Nababasag to eh. Mahal pa naman yun. So, yan. Ito siya. So, makikita nyo sa ano, lining niya. Hindi pa masyadong pudpud. Kasi nga, 4 spring. Pero pag 6 spring to, talagang itong mga umbok-umbok na yan, yung mga naka-umbok na yan, wala ka na makikita niyan, pantay na yan. So dito nga pala sa friction plate na to, pag ganito nakakinis, ang ginagawa niyong iba nililiya. So ako, ang ginagawa ko, kinakaskas ko na lang sa semento, dyan sa semento, para kumapit yung friction plate niya ulit. Kasi pag ganito kakinis, magkukos din to ng sliding ng motor mo. Gaya nito ang kinis na. Ito yung nagkukos kung bakit nag-sliding yung motor. Kahit na hindi na pud, kahit di pa pudpud yung lining mo. Ito yung nagiging cause ng pagiging sliding. Kahit magpalit ka ng bagong lining mo, mabilis bago masira yung ano mo, yung lining.
kasi walang kumakapit dito. So yung ibang mekaniko hindi nila alam kung paano gawin yan. Kailangan papalitin ka na ng ganito. So hindi pinapalitan to, kinakaskas lang to kaya nililiha. Kaya ganito, makinis na siya. O kaya yung mga butas-butas na yan wala na. So kahit may butas-butas yan, kung makinis na tong gilid, wala na rin. So ginago, ayan, kagaya nito, ang kinis. Yan yung nagiging cost ng sliding ng motor. Makikita nyo, wala na siyang butas. Tapos yung isa makikita nyo, ayan o, diba? May butas-butas. So hindi yan pinapalitan, kinakaskas lang. So paano ba kinakaskas? Ginaganyan lang yun. So makikita nyo, yan, meron na siyang parang yung uka-uka na yan. So yan yung magpapakapit sa lining nyo para hindi kayo maging slide, hindi magiging sliding yung motor nyo. So itong kabila naman, nasa 100 pesos ang isang ganto. So ilan yun? 4. So 400 lang, 400 agad yun pa lang ang papalitan mo. So itong pinapakita ko, makakamenos ka. So mas okay siya, mas makapit, mas malakas yung motor mo. So ngayon guys, itong bagong lining natin, ilulubricate natin sa langis para hindi siya mabilis mapudpud. Kasi pag umikot yung makina, matagal pa bago umakyat yung langis. So kailangan nyo lubricate muna sa langis to. Ito nga pala yung kaninang inano ko, yung kinahid-kahid ko. So ayan siya. Yan, sasalpak na natin. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano yung power clutch na sinasabi ko. So ganito yun. So pag maglalagay kayo ng power clutch, lagi na dito sa dulo. So maglalagay kayo ng power clutch dyan. So friction plate, yan. So bakit nga ba nilalagay ng friction plate yan? So pag power clutch ha, yung iba hindi nila alam to eh. So makikita nyo yung gilid nung ano nyo, yung clutch hub nyo, makinis, sobrang kinis niya na. So yung bago, so makikita nyo yung bago na ano, clutch hub, ayun, may mga spike. So ito wala na, makinis na siya. So ang purpose ng power clutch yan, pangpalakas ng hatak ng motor, tapos iwas sliding ng motor. So matagal bago mag-sliding yung motor mo. Taon-taon ang bibilangin bago mag-slide yung motor mo. So, yan. Sa pinakadulo ka maglalagay ng friction plate. So, yan. Tapos, lagyan mo ng lining. Tapos, friction plate ulit. Tapos, lining. Tapos, friction plate ulit. Tapos lining, friction plate. So ang magiging lining nyo lang dito ay 5. Pag 4 spring lang. 6 spring naman,
pag six spring naman, wala nang ganto, hindi nyo na kailangan gantuin. So ganto lang pag six spring, lining na agad, tapos friction plate, lining ulit, salit-salit lang sila. So hindi nyo pwedeng pagbalik pag ano, hindi mo pwedeng mapagdublin, kasi pag napagdubli mo yan, maaaring magkaroon ng kusa sa sakyan mo eh. Running, hindi na under siya, kahit na i-clutch mo naka tumatakbo. So yan ang cost ng running. So ganito pag 6 spring. Ganyan siya. So ang gagawin na lang natin 4 spring. So naikabit na natin yung friction plate dun sa dulo. Ayan siya. Friction plate. Ikabit na lang natin. So ayan, pag nakalapat na siya. Huwag niyong kakalimutan ilagay yung circlip bago kayo maglagay ng spring. Oops. So yun, nakakabit na yung zero clip. Nakakabit na siya. Kakabit nyo naman tong spring niya. So ganito, magpasok ng pin. Ganyan lang. Yun yung purpose ng washer, para lumayo siya. So ganun lang. Thumbs up.